namin kung kunyari, Si Princess Joanna Suarez ay isang office worker at negosyante. Doble kayod para sa dalawang anak. 11 tao ang umaasa sa kita ng kanilang dim sum house sa Quezon City. Sa pagpasok ng community quarantine, nagsara ang dim sum house at no work no pay naman si Princess sa opisina. Ang ginawa niyang solusyon, online selling ng frozen dim sum. Sabi niya nakatulong ang online selling sa araw-araw na gastos tulad ng pagkain at upa. Sa online selling din siya bumibili ng pagkain para makaiwas sa COVID-19. Kaya nalungkot siya nang marinig na may planong patawan ng buwis ang e-commerce. Siguro meron pa namang other ways para mag-collect ng tax. Kasi pag base kasi sa online, parang maraming Filipinos na parang yun lang yung bread and butter nila ngayon dahil wala nga no work, no pay naman kami lahat. Target ng panukala ni Congressman Joy Salceda ang mga higanteng Netflix, Facebook, Google, Grab, Lazada, Shopee at iba pa. Kung makalusot ang panukala at maging ganap na batas, depende na sa mga ito kung ipapasa sa consumer ang dagdag buwis. Tinatayang nasa 29 billion pesos ang kikitaing buwis ng gobyerno para pondohan ang programa laban sa COVID-19. Kasama na rito ang bilyong-bilyong pisong halaga na ayuda sa mga negosyo at consumer. Grab has openly supported the digital economy taxation. Lazada has openly supported the digital economy taxation. And of course, ang Netflix, itong Facebook at Google Play, they are earning 57 billion a year, last year, from the Philippines. Not a single cent of tax. Hindi ko matatanggap yung mga palusot nila, lalong-lalo na sa panahon na ngayon na kailangan po natin ma-justify ang ating incremental na utang na 3.2 trillion just for this COVID. I think everybody must do their share. Tumangging magbigay ng pahayag ang Facebook at Google sa panukala habang pinag-aralan pa umano ito ng Shopee. Ayon naman sa isang tax expert, ang ordinaryong consumer ang tatamaan sa panukala. Parang galit yung batas eh. Kailangan namin ng pera. Bayad kay lahat. But in the end, what I fear is number one, it will just be passed on to us, consumers. Number two, it will hit the small players. Yung may ipit sa gitna, yung mga maliliit, yung mga informal, yung mga kumikita ng pakonti-konti. Kawawa naman yung nagbenta lang ng lumang sapatos. Ayon sa Department of Finance, pinag-aaralan pa nila ang panukala ni Salceda. Warren de Guzman, ABS-CBN News.